Ang Little Nightmares ay isa sa mga pinakapaborito kong laro since na-release ito taong 2017. Ito yung mga time na halos hindi na ako matulog para lang tapusin ang larong ito. Kaya naman, sa video nito ay susubukan nating pasukin ang weird, strange, but beautiful story ng Little Nightmares. Dito ay aalamin natin ang summary ng buong kwento at ikakwento ko ito in a character perspective. Kaya naman, ano pang hinihintay mo? Grab a seat, relax, and let's start the video. Ang Little Nightmares ay katulad ng iba pang mga indie horror games na matagumpay na tinangkilik ng milyong-milyong tao sa buong mundo simula nang na-release ito sa publiko noong 2017. Little Nightmares is a puzzle platform horror adventure game developed by Tarsier Studios and published by Bandai Namco Entertainment for Microsoft Windows, Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One, and Stadia. Mula nga noon ay humakot na ng tagumpay ang larong ito at naging isa sa pinakasikat na horror games sa buong mundo. Sa larong ito, ay we will assume the role of a little girl na nagngangalang Six. Yes indeed, Six. Di tayo masyadong lalalim sa kwento kung bakit Six ang pangalan ng ating karakter sa laro at bakit siya napadpad sa lugar na ito. May iba pang mga katanungan tulad ng bakit siya nakasuot ng dilaw na raincoat dahil may ginawa kong separate video tungkol sa mga teoryang umiikot sa larong ito. Ang kasuotan ni Six ay akmang-akma sa scenery ng mismong laro. Ang kulay ng raincoat ni Six ay kitang-kita kahit sa dilim. At ang dilaw na raincoat na suot ni Six ay hindi basta random color na ginawa ng game creator, kundi may science behind kung bakit yellow ang napili para sa kulay ng raincoat ng ating protagonist. Ang background music at sound effect ay talagang magbibigay sa iyo ng mga thrilling at mga nakapangilabot na karanasan habang nilalaro ang larong ito. Ang ating bida ay magigising sa isang maliit na suitcase na nakalagay sa isang madilim na kwarto. Dito ay napanaginipan niya ang isang babaeng nakamaskara. Ito'y nakasuot ng classic attire, nakahalintulad ng isang geisha. Magsisimula ang laro mga ilang minuto pagkatapos magising ni Six sa isang maliit na kwarto. Dito ay tanging gamit niya sa umpisa ng laro ay isang lighter. Habang naglilibot siya sa loob ng madilim na lugar, ay matatanto niya na ang lugar na ito ay tila kakaiba. Mapansin niya ang lugar na ito ay dinisenyo para sa mga tila mga higanteng nilalang. Habang nagpa-progress si Six sa loob ng lugar, ay makikita niya ang mga gnomes o sa Tagalog ay mga lamang lupa na may mga cone-shaped head. Sila ay mga harmless creature na matatagpuan sa loob ng isang laro. Much like an NPC or non-player character, ay pwede mo silang yakapin. Habang naglilibot si Six sa loob ng mga kwarto o lugar, ay makakakita siya ng isang nakasabit na bangkay ng isang lalaki na posibleng nagpakamatay. Moving forward, matatagpuan ni Six ang isang lugar kung saan nakakulong ang iba pang mga bata. Makaka-encounter din siya ng mga carnivorous creature or mga kakaibang linta. Isang umiilaw na mata na kapag natapatan ka ng liwanag ay siguradong magiging bato ka. Posibleng ginawa ito para maging isang bantay para sa mga batang susubok na tumakas sa lugar na ito. Pagkatapos magawang lampasan ni Six ang matang ito, ay dito nga may encounter naman niya ang isang abnormal looking creature. Ito ay may mahabang galamay at may maliit na mga binti at nakapiring ang mga mata nito. Dito ay mapagtatanto ng ating protagonist na ito'y bulag at tanging nagre-react sa mga tunog ng paligid.
Mga ilang minuto pa sa laro ay biglang manghihina sa gutom ang ating protagonist. Maya-maya pa ay hahagisan siya ng tinapay ng isang batang nakakulong. After nito ay muling makaka-encounter si Six ng ilang pang mga obstacles. Makakita rin siya ng isang malaking eye-shaped monitor, isang uri ng CCTV camera na dinisenyo para maging surveillance sa loob at labas ng lugar na ito. After ni Six maglibot-libot ay makarating siya sa isang kwarto. At dito ay malalaman natin na dito nakatira ang unang strange creature na nakita natin sa simula ng larong ito, given the photos sa left side ng screen. After mag-progress ni Six sa laro, ay muling makaka-experience ang ating protagonist ng matinding gutom. Dito ay makakita siya ng isang piraso ng karne na nakalagay sa isang patibong. Which is dinisenyo ang part ng scene na ito para lang mahuli ang ating protagonist. Ito'y patibong ng mismong entity na may mahabang mga braso. Ang entity nito ay tinatawag na janitor. Due to the fact na ito naman talagang totoong janitor sa buong lugar, dito ay makatakas si Six. At instead na tulungan na makawala ang mga nakulong na mga bata, ay gagamitin ni Six ang cage na ito para mabuksan ang malaking pinto at makatakas. Masasalubong niya ang janitor, ngunit magawa niyang takasan ito. Sa pagtakas niya sa janitor na ito, ay dadaanan niya ang isang lugar ng punong-puno ng mga sapatos. Dito ay matatanto niya na may kung anong creature o entity residing sa ilalim ng mga nakatampak na sapatos. Matatakasan niya ito, ngunit mas lalong magiging nakatakot ang mga susunod na mga kaganapan dahil habang naglalakbay ang ating protagonist sa misteryosong lugar ay biglang bubulaga ang janitor at tahabol sa kanya. Sa pagtakas niya dito ay makikita niya ang mga tambak na mga manika na pagmamay-ari ng mismong janitor. Sa pagnanais na makatakas ay makikita ni Six ang isang lumang TV na pagmamay-ari din ng janitor. Bubuksan ni Six ang telebisyon na siyang magdidistract sa halimaw na ito. Dito ay maririnig natin ang napaka-weird background music ng nursery rhyme. Hindi pa dito nagtatapos ang paghahabol ng janitor kay Six. Maulit ito ng mga ilang beses gaya ng mga senaryong ito. Sa huling pagkakataon ay matatakasan niya ang janitor na ito at susubukang hulihin ng janitor si Six, ngunit magagawang takasan ito ni Six. Sakay ng isang automatic hook kung saan sinasabit ang mga bangkay ng mga patay na bata ay gagamitin ito ni Six sa kanyang advantage. Sa kanyang pagbaba sa pagkakasabit ay makikita natin ang mga tumpok ng mga bangkay ng mga patay ng mga bata. After ng ilang minuto, muli makaka-experience si Six ng matinding gutom. This time ay makakita siya ng daga na trap sa isang mousetrap. Dito ay walang patumangging kakainin ito ni Six na parang ordinaryong pagkain lang. Moving to the game, ay makikita natin na napakadaming tumpok ng mga bangkay na bata sa buong paligid. At this point, makikita natin ang mga kakaibang, mga weird, grotesque face creature. May nagsasabi na isa lamang daw itong maskara. Ang mga karakter na ito sa laro ay tinatawag na chef. Sa Little Nightmares universe ay madaling matandaan ang mga pangalan ng mga karakter. Ang entity nito ay janitor at ang mga kakaibang nilalang na ito ay mga chef dahil sila naman talaga nagkahanda ng mga pagkain at naguhugas ng mga pinggan. Dito
ay mapansin natin ang mga tumpok na mga plato na hinuhugasan ng kambal na chef na ito. Papag-aalaman natin na kambal ang chef na ito dahil na rin na may part ng laro kung saan makarating si Six sa isa sa mga kwarto ng mga karakter na ito. Patatakasan nito ni Six sa pamamagitan ng pagsabit ulit sa mga automatic hooks. At this moment ay mapag-aalaman natin ang totoong mundong ginagalawan ni Six. Ating mapagtatanto na ang lugar na ito ay isang underwater vessel na ginawa para sa mga very strange at mga obese na mga creature. Sa paglilibot ni Six sa lugar na ito ay makarating siya sa mismong dining area kung saan kumakain ng mga strange looking creature na ito. May mala Japanese theme ang dining area na ito dahil sa makikita nating mga wall art sa paligid ng dining area, mapansin natin na ang mga entity ito ay kumakain din ng tao. Dahil sa tuwing makikita siya ng ilang mga guests ay hinahabol siya nito presumably para kainin. Ang lugar na ito ay pinapatakbo ng kaparehong babae na nakita ni Six sa kanyang panaginip. Habang sinusubukan ni Six na hanapin ang exit sa lugar na ito, ay ang ilang mga guests ay nagkukumahog na hulihin siya. Sa sobrang katabaan nito, ay hindi na nito kayang tumakbo upang habulin ang ating protagonist. Sa bandang huli, ay dito nga magsisimulang habulin si Six ng halos lahat ng guests. Dahil maliksi ang ating bida na matatakasan niya ito. After a while, ay muli makakaramdam ng matinding gutom ang ating protagonist. Dito ay makakita siya ng isang lamang lupa or gnomes at aabutan siya nito ng isang pirasong sausage. Pero instead na sausage, ang kainin ni Six ay mas pinili niyang lantakan ang kaawa-awang gnomes na ito. Dito ay mapansin natin nang walang pag-aalinlangang nilalapa ni Six ang kaawa-awang ilalangan na ito. Ay makita niya ang babae sa kanyang panaginip at susundan niya ito sa kanyang kwarto at mapansin ang mga basag-basag na salamin. Dito ay ang huling stage ng laro kung saan kinakailangan ni Six na talunin ang geisha sa pamamagitan ng liwanag na nagmumula sa reflection ng salamin. After magawang talunin ni Six ang babaeng ito, ay sa huling pagkakataon ay makaaramdam ulit si Six ng matinding gutom. At guess what? Kakainin ni Six ang mismong babaeng ito. At dito nga, malilipat ang kapangyarihan ng babaeng ito papunta kay Six. Sa huling part ng larong ito ay makikita natin ng ating protagonist na walang katakot-takot na naglalakad sa hallway ng dining area kung saan lahat ng dadaanan niya ay matitrain ang kanilang mga life force at mamatay. Maglalakad ang ating bida paakyat ng hagdan kung saan matatanaw niya ang sinag ng araw. In a post-credit scene ay makita natin ang actual na hugis ng vessel na ito at dito matatapos ang laro. Napakarami mga katanungan ang bumabalot sa larong ito tulad ng sino ang mga gnomes na ito? Bakit naguhugis bata ang mga ulo ng mga gnomes nito habang nadapatan ng ilaw? Bakit ganito ang mga physical structure ng mga tauhan sa larong ito? Sino nga ba si Six? Bakit napadpad si Six sa lugar na ito? At anong nangyari kay Six after na makatakas sa lugar? Yan ang ating papasukin, aalamin at pag-uusapan sa ating next video. Kaya naman, huwag mong kalimutang mag-subscribe at mag-iwan ng isang likes. Thank you for watching.